Balance! After tax evader. Tong 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 tong. Ayan, tumatakbo na. Yes. Pwede ho kayong kasuhan ng tax evasion. Limited ho yung knowledge ng mga taxpayer at yung mga BIR officials, limited din eh. Kasi hindi nila ini-impose yung batas. Ano yung batas? Ginawa ko tong libro tong matagal na eh. RMO 15-95 pa yung batas. Ito yung batas, papakita ko sa inyo. So nakita nyo ba yung 20 books and records? 20.1, keeping two sets of books or no books. Kapag ikaw ho ay walang libro, kasama na po yung libro na pinarehistro mo sa BIR, pero wala pong laman, considered po yan na prima facie evidence of tax fraud. Tax fraud, yes. Gusto ko lang liwanagin sa inyo yung nilabas ng BIR, priority program. Nakikita nyo ho ba dyan yung rate o run after tax evader? O, number 5 priority po ng BIR yan. So, nire-require ho na every week may kasuhan ho ng tax evasion. At ayoko kayong masama doon. So, ano objective mo, Mr. Maestro? Ang objective ko is number 1, i-remove kayo from jail. Remove you from jail. Number 2, reduce BIR penalty or penalties, taxes. Ikukwento ko later on yung BIR attack program. Pero ito muna tayo. Kasi related to sa walang lamang books of accounts. Hindi ka ba nagtataka sa mga CPAs mo? Diyan sa accountant mo. 20 taon mo nang kasama sa negosyo. Bayad ka ng bayad ng salaries. Bayad ka ng bayad ng professional fee. Pero walang laman yung libro mo. Nakakalungkot. Ako, tanggalin ko yan, sipain ko yan, binabayaran ko, walang mangyayari. Now, ano epekto na walang laman ng libro? Sabi ho sa batas under section 247, i-impose ho yung surcharge na 50,000. Ano ibig sabihin yun, sir? Pag na-issue ka ng BIR ng letter of authority at meron kang deficiency tax, for example, ay 1 million. So, idadagdag ho yung surcharge na 50% niyan. So, plus 500,000 yan. So, lalabas, ang babayaran mo is 1.5 million. Mabigat yon, sir. Next, kapag walang laman ang libro mo, section 203 at section 222 yung i-apply sa'yo. Ibig sabihin, yung 3 years prescription period ng BIR, yung right nila to assess, ma-extend ng 10 years. Imaginin mo yung harassment, harm na nakaamba sa'yo. 10 taon mo yan pagdudusahan. Yung CPA po ninyo under RMO 7-2015, pati na po yung internal accountants o bookkeeper nyo, pwedeng-pwede na pong kasuhan ng BIR as tax evader. Ito po yung nakasulat sa rule ng BIR. Ayan, nakita na ho natin. Okay. Section 257, ayan po. Ang sabi dyan, ito, itong portion na to, kapag walang laman yung libro mo, hindi ho pwedeng i-compromise. At yung CPA ho, na nag-certify ng financial statement nyo, paano siya nag-audit kung walang laman ng libro? So, pwede na ho siyang kasuhan ng tax evasion, ng fraud. Nako, ang dami niyan. May nasa Makati, may nasa BGC, nasa buong Pilipinas yung mga CPAs ha.
naiinis ako eh, kasi CPA din ako eh. Walang laman ng libro. So, ito po yung mangyayari, yung tatlong, imposan ka ng 50%, imposan ka ng ma-extend yung harassment at yung harm ng 10 years, yung CPA, accountant nyo, internal, pwede hong kasuhan ng fraud. Ang solusyon ko ay very simple. Bumili lang ho kayo ng libro ko, 1,675 pages. Para sa mga kumpanya, single proprietor man o korporasyon o kahit kooperatiba, meron po akong gaganaping mga seminars. Okay? Tungkol ho sa tax bookkeeping, paano gumawa ng tamang entry? Ha? Meron ho kayo, pag bumili kayo sa akin, meron kayong 12 consecutive months from the month of purchase. Pre-email consultation, paano gumawa ng entries. Pero kailangan bumili kayo nito. Pag wala kayong binili, hindi kayo pwede mag-consult. And may mga pre-seminars po akong gaganapin ganito. Pag bumili ho kayo nito, starting today, June 7, bumili kayo starting today, libre ho kayo sa mga gaganapin kong seminars, kahit nasan po ako. Of course, yung pong gasto sa upuan nyo at pagkain nyo, re-reimburse ko yan sa inyo, ha? Ha? Ibibigay niyo yan as donation sa akin. Halimbawa, 500, 1,000. Magdo-donate kayo 1,000 para lang sa pagkain nyo. Okay? At, wag muna kayo alis. Naghahanap po ako ng dealers and partners sa mga provinces na magbebenta po nito. Of course, pag nagbenta ho kayo nito, meron ho kayong rebates. O hindi na rebates, kasi ibebenta ko sa inyo ito as a discounted price. Tapos ibebenta nyo ho ito sa iba. Yung pinagbentahan nyo, magkakaroon ho ng free email consultation sa akin. Okay? 12 consecutive months. Mag-avail na po kayo kasi para hindi ho tayo magkaroon ng problem, magkaroon ho kayo ng protection against 50% surcharge, extension ng BIR sa pag-audit, harassment, harm, unbearable stress, sleepless nights, hanggang 10 years. Yung CPA ninyo at accountant ninyo, masave natin from fraud. Yun po yung magagawa natin. Idagdag pa natin yung dalawa. Kayo, ha, ma-remove natin from tax evasion jail term. And second, ma-reduce natin ang BIR penalties and BIR deficiency taxes. Oh, hanggang sa muli, ah, panoorin niyo yung susunod kong video. At yung sa mga accountants, bookkeepers, consultants na gustong magnegosyo ng katulad ko, i-download nyo lang ho yung apps ko. Okay? Yung apps ko, Tax Mapping, Google Play Store. Ayan. At yung nga gustong mag-tawag nito, kumuha ng consultant, mag-download din ho kayo ng Tax Mapping apps para ho sa mga clients. Okay? So, maraming salamat. Ito po topic natin, protection tax mapping. Okay. Habitual na po. Okay. At hindi ho natin pwedeng pigilan na mag-tax map ang BIR. Allowed ho ang BIR na mag-tax mapping sa inyo 3 times a year. Ayan ho. 3 times a year. So, ano nangyayari pag nagta-tax map ang BIR? Alam po ba ninyo na nagsasarado ng kanilang sales outlet o mga negosyo yung mga taong na tina-tax map? At ito ho masakit. Sa BIR Priority Program ng 2018, ha? BIR Priority Program 2018. Ang priority po, ito malungkot, small taxpayer. Small taxpayer ho ang priority. Sino small taxpayer? Tayo. Okay? So para maiwasan ho natin, ha? Kasi iwasan na natin yung mga tarantado at mga corrupt na BIR official. Ang hinihinging lagay ho sa tax mapping is 5 to 10,000 per visit.
Okay? Hindi lang yan, hawak ka sa leg. So, para maiwasan yan, ino-offer ko po sa inyo ang serbisyo ng grupo ko, Emelino T. Maestro. Poproteksyonan ko ho kayo sa tax mapping ng BIR. Wala ho kayong babayad sa akin for the next 12 consecutive months from the month of purchase. Wala ho kayong gagawin, mga kasama. Bibili nyo lang po yung libro. At may pupunta hong tao sa inyo. Of course, yung expenses, air, sea, land, fares, lodging, meals, and other related expenses para ho maitama kayo. Forever na hindi na kayo ma-tax map. Eh, of course, sa inyo yun. So, this video will amend all my previously issued video having the same subject matter. Okay? Bibili lang ho kayo nito. Libro. At open ho ako sa dealers. Ha? Sino man ang gustong maging dealer ko, lalong-lalo na sa mga probinsya, kulang na kulang po ang mga consultant, mga competent, caring tax specialista. Ha? Competent and caring tax specialista dyan po sa probinsya. So, ito po yung libro. Bibili nyo po sa akin. At pag binili nyo po sa akin, definitely, may coding ho ito. Protektado ko ho kayo sa tax mapping. Only buy the book 12 consecutive months from the time of purchase. Eh sir, pag lumagpas na yung 12 consecutive months, maliit na lang po yung ibabayad nyo sa amin. Okay? Iniisip ko nga, okay lang ba sa inyo 500 a month protection nyo sa tax mapping operations ng BIR? Inassure ko sa inyo, yung tax mapping penalty, doon lang naman kayo natatakot, di ba? Sa laki, hindi naman kayo pwedeng ipasara ng tax mapping, ilagay nyo sa utak nyo. Hindi kayo pwedeng ipasara ng tax mapping. Kayo lang po, voluntarily, ang nagsasara ng tax mapping. Pag, andyan na, BIR, sarado natin. Ayun, ganun na nangyayari. Andyan na, BIR, sarado natin. Ah, takot na takot kayo. So, tatanggalin natin unang-una sa inyo yung fear ninyo sa tax mapping. Which is wala namang kakwenta-kwenta at walang pinanggagalingan. Ang BIR lang naman ay nag-i-impose ng batas. So, tuturungan ko kayo para hindi kayo matakot. Okay? Turungan ko kayo paano hindi matakot at paano labanan yung fear na nasa inyo. At yung BIR penalty. Okay? Yung BIR penalty para dyan sa tax mapping, i-zero natin. Zero. I-zero natin. Okay? So, wala kayong gagawin uli. Bibili lang ho kayo ng libro ko. At open po ako sa mga partners. Magpara tayong Grab partners o Grab driver ko kayo. Kayo yung driver. Kayo yung nagdadala ng pasahero. Kayo yung kumikita ng komisyon dito. Okay? Kontakin nyo ako ngayon na para mag-usap tayo. Okay? O, huwag nyo kong kakalimutan yung susunod na video rito. Okay. Nababasa nyo ba yung item number 2 kung nasaan yung daliri ko? Oh, intensified audit investigation. Ayun o, ayun ka, i-audit ka ng BIR kasi small taxpayer ka. Okay? Nakakalungkot. Ang unang-unang i-audit ng BIR, sana yung mga politiko na lang eh. Piro lang mga politiko. Kayo naman masyadong balat sibuyas naman kayo. Ayan po. Ang i-audit po ng BIR, number 2, priority program ng BIR sa 2018, small taxpayer. O mag-ingat ka. Kasi ikaw yung unang i-audit. Yung libro ko sa tax accounting, kasi nakikita ko to eh. Tapos na, 1,675 pages. Gagawa ako ng video para dyan.
protection from letter of authority up to second request. Bibili ho kayo ng libro ko. Wala ho akong libro ngayon kasi ubus na. Nabili na po lahat. Ngayon, pag bumili ho kayo, all over the Philippines, okay? Pero pag air, fee, air, sea, land, fares, lodging, meals, and other expenses, katulad ng tawag sa telepono, charge ho sa inyo yan. Pag pinapunta ninyo ako dun sa lugar nyo o pinapunta nyo yung mga assigned personnel ko sa lugar nyo. Ang objective ko, ha, yung impact ng letter of authority, yung impact ng letter of authority sa inyo ay hindi masyadong malakas. Para yung assessment, ting-ting-ting-ting-ting-ting, bumaba. Okay? So, kung pwede kong i-cancel ang letter of authority nyo, gagawin ko yan. Because love ko kayo. Bibili nyo lang po yung libro ko na katulad ng ganitong libro. Okay? I-release ko na ho. Actually, makikita nyo ho dito. Ayan, nagpa-flash dyan yung letter of authority ng libro. Hindi ho dito. Dito. Ayan. So, katulad nitong mga libro kong ito, ha, pag may hawak ko yun yan, suportado ko ho kayo, poproteksyonan ko kayo against harassment, abuse, confusion. Okay, alert. So, kapag bumili kayo, meron kayong 12 consecutive months protection from ETM at o sa mga staff ko. From the month of purchase. At hindi lang yon. May free seminar ka, ha, tungkol sa letter of authority. One time. So, lahat ho ng video ko na related sa letter of authority, ha, is already revoked, modified, altered, amended ng videong ito. Bibili lang po kayo ng libro at poproteksyonan ko ho kayo for the next 12 consecutive months. Sabihin nyo na rin dun sa suppliers nyo, sabihin nyo na rin dun sa inyong customers na baka magkaroon sila ng letter of authority because priority nga ito ng BIR. Okay? Ayon kayo, large, small taxpayer, eh siyempre, kaya nga mayayaman ng BIR, marurunong sila sa batas eh. Diba? Yung mga BIR officials. So, payayamanin ko kayo ng kaalaman sa batas. Okay? At within this month lang ho, June ha, June. Pagkatapos ng June 2018, hindi na ho ito available. Yung bibili ng libro within June. Yung libro ho kasi matatapos ng next week, hindi pa ho siya napiprint eh. May libre ho nito. This is worth 2,500. Libre na po. Basta bumili na ho kayo. So, kontakin nyo na ho ako, i-text nyo ako, i-call, i-email, o i-PM. At asikasuhin kayo ng aking mga personnel. Okay? Huwag nyo kalimutan yung susunod na video rito. Importante yan sa buhay ng taxpayer sa inyong negosyo. Babasa nyo po ba ito? Nakikita po ba ninyo yung number 6, Upland Candado, priority program po ng BIR. Oops, ayan po, galing ho yan sa BIR, January 16, 2018. Upland Candado. Ngayon, hindi sigurado na hindi ka ma-o-upland candado. I-discuss ko sa later video, ano ho yung mga steps para, kasi meron ho yung ano, scenario planning ang BIR. May scenario planning. I-discuss ko rin sa inyo later on, ano ba yung scenario planning ng BIR? Ang importante ay magtuloy-tuloy ang business nyo. Kasi pag nagtutuloy-tuloy ang business nyo, nagtutuloy-tuloy yung hanap buhay nyo at nasusuportahan po ninyo
yung inyo pong pamilya, yung daily needs ng pamilya nyo. So, alam nyo po ba pag nagkaroon ho ng offline kandado, unang-una hindi makatulog ho yung negosyante. Pag hindi nakatulog yung negosyante, naapektahan ho yung relationship niya sa asawa niya, yung relationship niya sa mga anak niya. So, nagiging bugnutin, naaaway yung asawa at naaaway o nagugulpi minsan yung mga anak. Hindi maganda. Okay. So, para maiwasan po yung pagkakagulo sa pamilya, inisip kong maigi, paano ko ho tutulungan ang mga taong bayan na kapos, kulang ang kanilang kaalaman sa taxation. So, una, gumawa akong libro. Ayan. Oop! Itong librong to, eh marami nang natulungan. Mga winning cases ko yan eh, sa offline kandado. Yung nakandado na, napabukas natin, at yung ikakandado, hindi natuloy yung pagkakandado. So, gusto kitang proteksyonan. So, meron akong offline kandado protection program. Kung ang BIR, offline kandado, isasara ka. Ako, ang objective ko, hindi ka masara ever and ever. Yan po yung ating gagawin. So, paano sir ako papasok sa offline kandado protection mo? Of course, ang services ko, eh, mahal po. So, para ho mapababa natin yung presyo ko, eh, wala na ho kayong gagawin. Hindi nyo na ho ako babayaran. Bibilin nyo na po tong librong to. At, clear ko lang, lahat po ng video na nauna rito, having the same subject matters o matter, ay amended or revoked or modified accordingly. Bibili lang ho kayo ng librong ito. Ayan. At yung mga gustong maging dealer ko, pwede po, lalo na sa probinsya, napakadaming ino-offline kandado dyan. Ako po ang hahawak sa inyo, of course, air, sea, land, fares, lodging, meals, everything na gagamitin ko, including tawag sa telepono, etc., charge sa inyo yun. Babayaran nyo ako nun. Pero, hindi na ho nyo ako babayaran ng professional fee. Bibili lang ho kayo nito. Buy the book. Yun ho yung programa ko eh. So, supportahan ko ho kayo. Supportahan nyo ako. Ngayon, sir, pag bumili kayo nito, for the next 12 consecutive months, 12 consecutive months from the month of purchase, kung kailan nyo binili. So, kung binili nyo to ng June, ngayon, start na tayo agad, ngayong June. So, bibilang tayo, June, July, August, September, October, November, December, January, February, March, April, May. Yun ho yung 12 consecutive months. Protektado ko ho kayo pag may nagkaroon ho kayo ng offline kandado. Wala na ho kayong babayarang professional fee sa akin kasi bumili na ho kayo ng libro. Yun ho yung gustong maging dealer ko sa librong ito. Kausapin nyo lang po ako, mag-usap tayo. Okay? Para kumita ho kayo, magkaroon ho kayo ng discount, substantial discount pag bumili kayo nito. Yung mapagbebentahan po ninyo, eh sagot ko po kapag nagkaroon ng offline kandado. O na, okay. 12 consecutive months. Ito ho ay continuous effort ko para ho makatulong sa taong bayan. Hindi ho ma-offline kandado. Why? Pag nag-offline kandado, talo yung na-offline kandado, yung negosyante, walang kita. Pag ang negosyante, walang kita, wala din kita ang gobyerno. Siyempre, paano magbabayad ng tax ang walang kita? Eh, ang tax ay base sa mayroon lang kita o income. So, ito rin po ay business opportunity kahit kanino, kahit OFW, kahit na hindi nakagraduate ng pag-aaral, pero gustong magnegosyo sa taxation, welcome po kayo. At meron po akong event para ho doon, okay? Tumawag lang ho kayo sa aking opisina, mag-text kayo o mag-email, o puntahan nyo po yung aking website. Okay? Offline kandado program, i-avail mo na. Okay? Bago pa magbagong kaisipan ko, bumili ka na itong librong to. Available na po siya. Kontakin nyo na po ako. Oh, huwag nyo kalimutan yung nakakabit na video rito. Okay? May pagkakataon ka na. May pagkakataon ka na. As for these packages,
Okay? Ganito kasi yan eh. Kapag bumili ka sa akin ng libro or na-i-train kita, ibebenta kita. Dito kita ibebenta sa tax mapping apps. Nakikita ba ninyo? Yung mga kulay blue na nakita nyo dyan, mga tao yon, mga right now, mga accredited sila, pero pipiliin ko pa sila eh. Ayan, sa buong, ano yan, buong Metro Manila and nearby provinces. So, pag pinindot mo ito, lalabas yung service. Ayan. VAT, income, at saka withholding tax. Bookkeeping yan. Pag ito naman kulay green, letter of authority, SDT, BMB, benchmarking, tax mapping, offline candado, LN, letter notice. Ito naman, dilaw, tungkol sa assessment. And of course, yung kulay pula ay tungkol po sa collection na ng buwis. So dito, para tayong mga grab, ha, na immediately, pag may problema yung mga taxpayer, ito po yung apps na kukunin nila, makikita ngayon nila dito, ayan, yung mga available tax specialista na pwede nilang kausapin. Siyempre, babayaran po nila kayo. Ganun po ang mangyayari. So, ano sir yung tax specialista? Ayan, tax specialista. Walo ho yan, pero pito lang ho yung sinulat ko. Yung pangwalo ay yung tax bookkeeping specialista. Siguro later on, magbibigay ako ng lecture about tax bookkeeping at saka ano pagkakaiba nito sa financial bookkeeping and managerial bookkeeping. Paliwanag ko lang ito. Yung una is BIR tax mapping. Pag na-i-train kita, may libro ho kasi ko dyan. Okay? Ayan. Bibigyan kita nito. Hindi naman pala bibigyan. Bibilin mo to. Pwede kong pautang sa'yo. Depende. So, dito sa tax mapping, kasama rito yung libro para sa BIR lifestyle check. At saka yung BIR open cases specialista. So, isang libro, tatlong specialization kagad ang makukuha nyo. BIR tax mapping, BIR open cases, at BIR lifestyle checking. Yan. Pagkatapos kayong bumili ng librong ito, sinabi ko na kanina, ilalagay ko kayo rito sa aking apps. Tax mapping apps na sa Google Play Store. Next, offline candado. Tuturuan ko kayo ng offline candado, bibili rin kayo ng librong ganito. Okay? May packages tayo para sa OFW, non-CPA, non-lawyers, doon po sa mga bookkeepers na gustong pataasin yung kanilang kita, sa mga accountants na gustong pataasin ng kita nila, sa mga CPAs na gustong pataasin ng kita nila, at sa mga employed accountants, bookkeepers, consultant, financial analyst, financial planner, financial advisor na gustong pataasin ng kita nila, ini-invite ko kayo na maging tax specialista. So sa offline candado na libro, kasama na po dito yung BIR inventory taking at saka BIR benchmarking. So, tatlo uli yung inyong specialista na pwede kayong kumita. And of course, meron tayong pang tax specialista, pang BIR letter of authority. Exclusive lang ho siya kasi medyo profitable po itong ganitong klaseng negosyo. And meron tayong BIR subpoena. Napapansin nyo may mga librong pinaplas dyan. Bibilin po nyo yan para kayong maging membro ng tax specialista. At pagkatapos po, ilalagay ko kayo doon sa tax specialista o tax mapping apps para malaman ho ng tao na kayo po ay nag-o-offer. So, meron po tayong mga special packages. Very special sa akin ng mga OFW. O kayo mga OFW, i-present nyo lang na kayo ay talagang OFW. Turuan ko ho kayo na maging tax specialista
at immediately maibenta nyo yung sarili ninyo sa mas maraming taong nangangailangan. Labanan na po natin ang biyahe, graft, and corruption. Labanan po natin yung mga harassment, oppression, harm, at saka pananakit nila sa salita, pagtotorture ng utak, maging tax specialista po kayo. So, marami hong salamat at magkita-kita ho tayo sa mga susunod kong seminars. O sa mga taxpayer, ha, kung meron kayong Bible, dahil unknown yung pupuntahan nyo, yung taxation din po is unknown. Kailangan po ninyo ito. Salamat po.